Magandang araw po, samahan niyo po ako sa aking latest vlog dito naman po sa lalawigan ng Masbate. Puntahan po natin yung nakikilalang pook pasyalan dito po sa may syudad ng Masbate City, ang Mangrove Tomb, na kung saan makikita po natin yung napakagandang lugar po para pasyalan. Tara, pasok po tayo. Bali, may entrance fee po pala pagkapapasok po kayo dito. Sa halagang 30 pesos po, may enjoy nyo na po yung napakagandang lugar na ito, na kung saan mapapalapit po tayo sa nature. Bukod po pala sa magandang tanawin na ito, itong pook po na ito ay minsan ay ginaganapan po ng mga live band. Tsaka may mga nagpupunta rin po dito para magsumba. Kung tayo naman po ay magutom, meron pong mabibila ng pagkain na kung saan may enjoy po natin habang tayo po ay umiikot o lumilibot sa lugar na ito. Ako rin po pala ay nakikiusap sa mga pupunta po dito ay kung maaari po wag po tayong magkalat, or kung yung mga ininuman po natin na mga plastic cups, itapon na lang po natin doon sa tamang tapunan. Kasi may mga napansin po ako na nagiiwan po ng pinag-inuman nila. So maging maging disiplinado po tayo sa pook pasyalan na to, kasi sayang naman po kung masisira po. Napakaganda po itong tourist attraction at makapagbigay po ng trabaho dun sa mga kababayan natin dito sa may Masbate. May mga napanood po ako mga vlog na pagkagabi, iniilawan itong bahagi na ito. So, nakakapagbigay pa rin po ng parang isang magandang po na pwede nating dayuhin upang magpa-picture, o kaya naman ay papakilala din po itong bahagi na ito. Parang isang world class na isang atraksyon para sa mga kababayan natin na bihira po malaman na meron po palang lugar na ganito dito po sa may probinsya ng Masbate.
doon po pala sa mga kasama natin na pupunta dito na may kasamang mga bata, eh subaybayan po natin yung mga bata na umaakyat dito po sa may bahagi na ito, kasi kahit pa paano is pwede po silang mahulog kung hindi natin iingatan. So supervise po natin sila. Palang mangrove or bakawan, eh malaki po ang natutulong niya sa kalikasan, lalo po doon sa mga baybayin po, dahil natutulungan niya po na magkaroon ng bahay yung mga isda, at saka yung alon po ay nalalabanan niya. Kung sakali nga mayroong mga malalaking adon na hampas doon sa baybayin, eh natutulungan niya po na maibsan po, dahil nagiging panangga po ng baybayin yung bakawan, upang sa gayon eh hindi siya makapaminsala kung sakaling mayroong malalakas na alon. Maraming salamat po sa inyong panonood, at huwag po natin kalimutan na mag-like and subscribe para maging updated po kayo para sa aking gagawin pang mga video. Maraming salamat po.